Purihin po ang Panginoon. Ako po ang itinalaga ni Pastor Felix na magdala ng maikling mensahe sa inyo ngayong umagang ito. Meron po akong 11 katangian ng Diyos na aking isinulat. 11 truths why we should always worship God. So meron akong 2 talatang babasahin na patunay na tunay ngang ating Panginoon ay napakabuti. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Babasahin ko po ang talata sa Malakias 3:6. 2 po to, sabi niya, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. May pag-asa pa kayo. Sa awit, 47:2, sabi, ang Diyos ng kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. So, tayo pong lahat ay umuko, tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito, Ama, na magdadala po ako ng iyong mga katangian sa mga kapatiran. Nawa, Ama, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, at ang iyong banal na salita ay tunay nga pong madama namin na kumikilos sa aming mga puso. Ama, salamat po. Salamat sa pagkakataon na ikaw po ay aking mapaglilingkuran sa pamamagitan ng pagtayo sa iyong banal na harapan at sa harapan ng mga kapatiran. Ama, purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, at luwalhatiin ka. O Amang Banal, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, hinihingi ko po ang tulong ng iyong banal na Espiritu na siya ang mangusap sa pamamagitan ko. Salamat po, Ama. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ito pong aming samo at panalangin. Amen. Amen. Nakakakaba. Na nakakakaba ang tumayo dito. Yun po ang laging sinasabi ng mga tumatayo dito. Hindi po madali ang tumayo sa banal na harapan ng Panginoon at lalo na po sa inyo. Kaya salamat. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagsalita, makapagdala ng kanyang maikling mensahe ngayong umagang ito. So, siguro aabutin... Abutin tayo ng alas 12, marami ito eh. Hindi ho, bibilisan ko na lang. Ang mga talat, ang mga katangian ng Panginoon na akin pong isinulat, ay nilagyan ko na lamang po ng mga teksto. Pagpapatunay na, halimbawa, God is God. Yung mga tekstong aking babasahin, nagpapatunay na ang Diyos ay Diyos. Naintindihan nyo? Naunawaan nyo ako? O baka salita lang? Sana maintindihan ninyo. Kasi po, ang sabi dito, we should always worship God. Lagi natin pupurihin ang Panginoon. So ano ba ang ibig sabihin ng worship? Pagsamba. Ang ibig kong sabihin, to pay divine honor. Para daw po ibigay natin yung pinakamataas na honor sa ating dakilang Diyos. So, kailan nyo ba wino-worship ang Lord? Pag gusto lang nyo? Pag linggo? Hindi po. Always. We should always worship God. Lagi nating pupurihin ang Panginoon. May problema, walang problema. May sakit, walang sakit. May pangangailangan, walang pangangailangan. Ang Diyos po ay karapat dapat purihin, dakilain, luwalhatiin. Ang worship po, maraming kahulugan. Worship. Pagsamba. Pagdadakila. Pagluluwalhati.
Marami pa po. Marami pa. At marami rin pong katangian ng Diyos. Hindi lamang po labing dalawa. Marami. Kung pag-aaralan po natin ang kadakilaan, kaluwalhatian ng Diyos, kukulangin po ang buong maghapon para maihayag natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Amen po ba? Hindi na po. Dinala ko lamang po baka sakaling meron akong mga ano. Ako po ang sumulat kaya alam ko po kung ano ang nakasulat. Kaya salamat po. So magsisimula na po tayo. Number one. Labing isa ho ito, pero actually labing dalawa ito. Hindi ko lang po naisama yung isa, yung panghuli. So ang sabi, God is God. Always great and wonderful, powerful. So ano po yung mga talatang nakalagay dito sa God is always God, great and powerful. Sa awit, wala palang kapitulo ang awit. Awit 47:2, ang sabi dito, ang Diyos na kataas-taasan, dakilang haring dapat katakutan. God is God, yun. Sa Deuteronomo, Kapitulo 10, talatang 17, pagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Diba? Si Jesus, Prince of Peace, diba? King of Kings. Kaya dapat siyang dakilain at luwalhatiin. Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 7, talatang 22, napakadakila ninyo Yahweh, walang Diyos na katulad ninyo. So yun po yung mga talatang nag-uugnay sa ating katangian, sa katangian ng Diyos na ating binabanggit. Sa Awit 9, Kapitulo 11, Awit 9, talatang 11, yun, nakakukonfuse. Suubin ng awit ang hari sa Siyon. Ang hari ay Diyos na dakila. Sa awit 19:1, ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang mga gawa. So sa mga gawa ng Panginoon, makikita natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian. Sa awit 35:27, dakila si Yahweh, tunay na dakila, pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Basta nangako ang Panginoon, nabasa natin sa Bible, mapapasa atin po yun kung mananampalataya tayo. Halimbawa, ang pangako niyang Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Pag yan ang sinampalatayanan mo, tunay nga pong mangyayari sa iyan. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Napatunayan ko na po yan sa sarili ko. Matagal na po akong nag-iisa sa bahay. Ang lagi kong kasama ang Diyos. Sabi ko, Lord, mawala na lahat. Sabi nga ni Haring David, di ba? Iwan man ako ng aking mga magulang. Meron pa akong Diyos na aasahan. Yun po ang pinananampalatayanan ko na hindi ako iiwan o pababayaan ng dakilang Diyos na aking sinasamba. Amen? Okay, number two. God is the most high God. God is the most high God. Pinakadakila. Pinakamakapangyarihan. Walang ibang Diyos na katulad ng ating dakilang Diyos. Sa awit, sa awit 21:7, ang sabi, sa kataas-taasan, siya'y nagtiwala, ang paghahari niya'y walang pagkatapos. Walang hanggan ang paghahari ng ating dakilang Diyos. Sa awit 22:28, ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha,
maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. So siya ang hari ng buong mundo. Bakit po? Dahil siya ang lumikha ng buong mundo. Kaya siya po ang naghahari. Siya ang may-ari ng buong sanlibutan. Sa Daniel, Kapitulo 4, talatang 17, dapat malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Sakop, siya ang may-ari. Hindi lang po niya sakop, siya ang may-ari. Sa Marcos, Kapitulo 5, talatang 7, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Sino ba ang anak ng Diyos? Si Jesus. Walang ibang anak ang Diyos. Kundi si Jesus, kataas-taas ang anak ng Diyos. Amen. Sa Hebreo, Kapitulo 7, talatang 1, si Melchizedek. Kilala niyo si Melchizedek, hari ng Salem? Yung binigyan ni Abraham ng ikapu nung lahat ng nasamsam niya, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Siya ang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Sa Genesis, Kapitulo 14, talatang 22, sumumpa si Abraham kay Yahweh ang kataas-taasang Diyos. Yun, sumumpa si Abraham. Number 3, God reign. Nagahari siya. Hindi lang sa mundo, sa ating puso. Sino ba naghahari sa ating puso? Ang Diyos, nasa puso natin. Hindi lang siya sa buong mundo naghahari, naghahari din siya sa ating puso. Sa awit 9, sa awit 99:1-7, si Yahweh ay naghahari. Mga tao'y nanginginig sa trono niya ay nakaupo na kerubin ang kalapit. Naiintindihan po ninyo yung aking pinapahayag sa inyo. Mga talata po ito mula sa Biblia. Hindi ko po ito salita-salita po ng Biblia, pinatutunayan kung gaano kadakila ang ating dakilang Diyos. Amen. Awit 102 Verse 12, Ikaw, Yahweh, ay haring walang hanggan. Haring walang hanggan si Yahweh. Sino ba si Yahweh? Si Jesus. Dahil ang Ama wala pong pangalan, Ama lang. Ang mayroong pangalan si Jesus, Yahweh. Yahweh. Ang Jehovah's Witness, mali po yun. Maling-mali. Wala pong pangalan ng Ama. Kaya si Yahweh, si Jesus din po yan. Naintindihan po nyo? Maliwanag po ba? Awit 103:19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Siya ang nagtatag ng trono doon sa kalangitan. Si Yahweh, si Jesus. Sa Daniel, Kapitulo 4, talatang 34, purihin at pasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan. Kaya God reigns. Kaya ang paghahari niya ay walang katapusan, walang hanggan. Sa Lucas, Kapitulo 1, talatang 32, sabi kay Maria, si Maria po ang sinasabihan dito, Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at tatawaging Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Yun po. Number 3 po yun. Number 4, God is always first. Laging una. Laging una ang Diyos. Sa Isaiah 44, talatang 6, si Yahweh ang simula at siya rin ang wakas. The beginning and the end. Sa Isaiah 48, verse 12, Makinig ka sa akin, Israel. Ako lamang ang Diyos, ang simula at ang wakas. Sa pahayag, Kapitulo 1, talatang 17,
Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas. So laging ini-emphasize ng Panginoon na siya ang the first and the last, the beginning and the end. Yun ang pinapahayag niya. Sa Isaiah 44, talatang 24, ako si Yahweh ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad ng kalangitan at lumikha ng sanlibutan. Sino lang po daw, siya lang ang lumikha. Sa pahayag, Kapitulo 22, talatang 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. So, ano sabi? Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Yan po ang ating Diyos. God reigns, sabi niya. Panghuli, pahayag, Kapitulo 19, talatang 1, purihin ng Panginoon ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. So wala pong mag-aangkin ng karangalan maliban sa Diyos. Kahit po tayo ganong kabuti, kagaling, wala po tayong aangkinin ni katiting na karangalan. Ibibigay po natin sa Diyos na dakila ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Sa number 5, God doesn't change. Hindi daw po nagbabago ang Diyos. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Walang pagbabagong mangyayari sa ating Diyos sapagkat siya ay dakila, makapangyarihan. Sabi nga, always, we should always worship God. Worship God in all your ways, in all your lives. May problema, walang problema. Ako po, nagdaan sa maraming problema. Pero, God, sabi nga, God doesn't change. Kung may problema ka, lay down mo sa Panginoon. Hindi ka bibiguin ng Panginoon, pero hihintayin mo yung time niya. Meron siyang time. Sabi nga kanina, yes, ni teacher, yes, no, and wait. You have to wait upon the Lord kung meron kang kailangan, kung meron kang problema, kung meron kang pagsubok. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. Pangako ng Diyos, pangahawakan natin. Amen? So God doesn't change. Hindi siya nagbabago. Sa Malakias, Kapitulo 3, talatang 6, ito yung binasa natin, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Hindi nagbabago kailanman si Yahweh ang ating dakilang Diyos. Naantok ba kayo? Huwag po kayong aantukin. Salita ng Panginoon itong ating pinag-aaralan. Alam nyo, hindi po madali ang gumawa ng ganitong message. Hahanapin mo po sa Biblia ang lahat ng mga talatang angkop doon sa sinasabi mong, halimbawa, God doesn't change. Hahanapin mo po sa Biblia kung ano yung angkop na talata para sa katangiang ito. Amen? So, unang Samuel, Kapitulo 15, talatang 29. Sabi, ang dakilang Diyos na si Yahweh ay tapat at hindi nagbabago. Yes, si Jesus, si Yahweh ay tapat. Kailanman, di siya magbabago. Tayo nagbabago. Yung pangako natin, bukas nasisira. Pero ang Diyos, kapag nangako, magpakailan pa man yun. Hindi yun nasisira. Amen? Sa Hebreo, Kapitulo 6, talatang 14, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi magbabago. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi. So, di ba ginawa ng Panginoon yon? Si Abraham, mula kay Isaac, nagkaroon ng maraming anak si Abraham. Anak na nananalig. Hindi ho lahat ng tao anak ni Abraham, hindi po. Yun lang pong nanalig na ng palataya kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas.
Sa Hebreo Kapitulo 7, talatang 21, sumumpa ang Diyos nang gawin niyang saserdote si Jesus at hindi siya magbabago ng isip. Ang saserdote noong lumang panahon, papalit-palit yan. Bakit namamatay sila? Hindi sila nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Pero nung gawin ng dakilang Diyos na saserdote si Jesus, hindi po siya mapapalitan. Ang tao na papalitan. Ang mga pastor na mamatay, ang mga pastor na wawala, ang mga manggagawa. Pero kapag ang Panginoon, ang kumilos, meron siyang itatayo at itatayong mga manggagawa. Amen po ba? Sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 17, sabi, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa Diyos at Ama na hindi nagbabago. So, yung mga binibigay sa atin ng Diyos, hindi yung nagbabago. Para sa ikabubuti natin yun. Kapag may hiningi tayo sa Diyos, ibibigay niya ayon sa ating ikabubuti. Ayon sa ating pangangailangan. And number 6, malapit na po tayong matapos. Siguro alas 11:30, tapos na tayo. Number 6, God is mighty, wonderful. Diba? God is mighty. Mighty, wonderful. Kamangha-mangha. Kapag inisip mo ang Diyos na nandun sa langit, mamamangha ka talaga. Kamangha-mangha ang ating dakilang Diyos. Sabi sa Jeremiah, Kapitulo 32, talatang 19, O dakilang Diyos na ang pangalan ay Yahweh, dakilang iyong mga panukala at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Totoo po yun, kahanga-hanga ang lahat ng ginawa ng ating dakilang Diyos. From nothing, let there be, and everything He wishes comes true. Di ba? Lahat, let there be light, and there was light. Kung ano man ang nais ng Panginoon nung siya ay lumilikha ng sanlibutan, lahat yan by His word. Let there be, and everything He wishes comes true. Amen? Awit 145:1, ang kadakilaan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, aking pupurihin at siya ay pasasalamatan araw-araw. Yan. Every day, always worship the Lord. Always give praises to our God. He is worthy to receive all the praises. Karapat dapat ang Diyos sa lahat ng papuri na iuukol natin sa Kanya. Huwag po tayong magsawa ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila sa ating Diyos. 145, awit, verse 5. Ang karangalan mo, Yahweh, at pagkadakilay, ipamamalita at isasaysay. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Yun, ide-declare natin lagi. Ide-declare natin lagi ang mga ginawa ng ating dakilang Diyos na kahanga-hanga. Awit 26, verse 7. Sa dambana mo, Yahweh, doon ako sumasamba. Gawa mong kahanga-hanga ay doon ko binibigkas. Sa dambana, itong lugar natin. Noon, dambana sa kanila. Pero sa atin, meron na tayong lugar na kung saan ipamamalita natin yung bang ating mga testimony. Di ba? Testimony. Saan mo gagamitin ang testimony yan? Testimony mo na yan. Ipapahayag mo ang kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos dito sa ating iglesia. Panghuli, Awit 75 verse 1, Salamat o Diyos, salamat. Sa iyong pangalan kami tumatawag at gunitain sa lahat ng oras mga gawa mong hindi madalumat. Magawa mong hindi madalumat, ano ba ibig sabihin nung? Hindi mo maisip, hindi mo masukat akalain kung gaano kadakila ang gawa ng ating dakilang Diyos.
So, pang seven, God is truth. Katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya nga sabi, we worship God in spirit and in truth. Kasi siya ay espiritu at ang kanyang mga banal na salita ay katotohanan. Kaya God is truth. Totoo ang ating dakilang Diyos. Hindi po natin pwedeng kasinungaling. Hindi po, totoo. Totoo po ang ating dakilang Diyos. Sa awit 31 verse 5, ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Awit 25 verse 5, ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Yahweh, ang katotohanan. So, lagi po tayo magsasalita ng katotohanan. Huwag po tayo magsasalita ng kasinungalingan. Kasi ang kasinungalingan po ay mula sa Diablo. Siya po ay puro kasinungalingan. Pero ang mga anak ng Diyos, huwag po tayo magsisinungaling. Puro katotohanan po ang ating sasalitain. Kasi po alam ng Diyos ang puso natin. Nababasa ng Diyos ang puso natin kung tayo po ay nagsasalita ng tama o hindi. Amen? Awit, Awit 43:3. Ang totoo at liwanag buhat sa iyo ay pakamtan. Yung totoo at liwanag. Liwanag ng salita ng Diyos, liwanag ng kanyang kadakilaan, ng kanyang banal na espiritu ang lagi nang suma sa atin. Awit 51:6. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. So yung puso natin dapat laging tapat sa Panginoon. Para po tayo ay kanyang maturuan. Tuturuan niya tayo ng puro katotohanan, kabutihan. Sa Awit 89:1, pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, aking aawitin ang katapatan mo ay laging sasambitin. So yon. Katapatan, laging katapatan, aking sasambitin. Sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 13. Ang ibig pakinggan ng hari, ang katotohanan, ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Maging sa korte, di po ba? Ano po ang sinasabi natin? Nanunumpa tayo sa Bible. Puro katotohanan ang ating sasabihin. Amen. Ay, ito pala. Pangwalo. Malapit na po ako matapos. Pangwalo, the earth is the Lord's. Ang mundo ay sa Panginoon. Siya ang lumikha ng mundo. Kaya sa kanya ito siya ang nagmamayari. Kung meron man tayong pag-aari, pinahiram lang po yun ng dakilang Diyos sa atin. Kung meron man tayong mga malalaking pahiram lang po yun. Pero ang nagmamayari ang dakilang Diyos. Yes, katiwala lamang tayo ng mga pagpapala ang tinatanggap natin sa Panginoon. Ako po hirap na hirap. Yung kapraso namin lupa doon sa Pasig, ang dami kong, punta ka doon. Sabi ko, Lord, kakatiting na lupa, pinahihirapan kami ng mga naninirahan doon. Eh, samantalang ang Diyos naman ang may-ari ng lahat ng yan. Kaya nakakainis maglakad kung saan-saan ka pa. Magbalik ka sa ganon. Ay, kung hindi nga lang ba kailangan, hindi ko naasikasuhin yun. Sabi ko kasi, Lord, sana po makuha ko na yung pinaka-title na lang eh. Konti na lang ang lalakarin ko. Siguro mga 3 steps na lang mapapa sa akin na yun. Kung may pera ako. So, yun po. God, the earth is the Lord. So, ang mundo raw po ay sa Panginoon. Sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang mga langit at ng lupa. So, siya ang lumikha ng mga langit at ng lupa. Amen po ba? Lumikha ng Diyos ang mga langit at ng lupa. Sa Awit 24:1, ang buong daigdig, lahat ng naroroon, ang may-ari si Yahweh, ating Panginoon. So wala tayong pag-aari kahit katiting
Sabihin mong napakalaki ng iyong lupain. Sa Panginoon pa rin po yan. Katiwala ka lamang. Hindi ikaw ang talagang may-ari. Katiwala ka. Pinagkatiwala sa iyo yung ganong kalaking lupa, ganong kaliit na lupa. Pero ang totoo, ang nagmamay-ari ng lahat ng yan, ang Panginoon. Amen? Dahil siya po ang lumikha ng mga langit at ng lupa. Sa Genesis, Kapitulo 19, pagpalain kanawa Abraham ng Diyos ng kataas-taasan na lumikha ng mga langit at ng lupa. So yon. Pangako ng Panginoon kay Abraham. Abraham pa ang pangalan niya noon. Pagpapalain ko ang iyong lahi. Pararamihin ko ang iyong lahi. Sa Gawa, Kapitulo 4, talatang 24, kayo po o Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng nasa mga ito. Everything on earth, God created it. Walang pasubali. Lahat sa Kanya. Siya ang lumikha at nasa sa Kanya yon. 1 Corinthians chapter 10, verse 26. Ako ang nakakapagod magsalita ng magsalita. Verse 26, sinasabi ng kasulatan, ang lupa at lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Tama. Sino ba ang lumikha? Langit, lupa, mga langit, mga at ng lupa. Ang Diyos na dakila, si Jesus, walang iba. Sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 10, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. So yon. Siya ang lumikha. Lahat ng bagay dito sa lupa. Wala po tayong pag-aari. Pinagkatiwala lang po niya yun sa atin. Kaya salamat po. Kung pinagtiwalaan ka ng Diyos, mahalin mo. Anuhin mo, ayusin mo. Dahil isang araw, iiwan natin ang mundong ito. Lahat ng yan, iiwan natin, mawawala. Dahil darating na si Jesus. Amen po ba? Inaantay niyo po ang pagdating ng Panginoon? Amen. Napakadakila yun. Pang-nine, malapit na. God is control. God is in control of the universe. Bilang siya ang lumikha, siya rin ang may control ng ating universe. Sa Hebrews Kapitulo 1, talatang 3, ang Diyos ang nag-iingat ng sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang gawa at salita. Siya ang nag-iingat. Walang ibang makapag-iingat kundi ang Diyos lamang. Sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 2, sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan po ni Jesus, anak ng Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay. Siya po ang itinalaga ng Diyos Ama sa langit na siyang magmay-ari ng lahat ng bagay, maging nasa langit at nasa lupa. Hebreo Kapitulo 11, talatang 3, nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita, ang hayag na nakikita at mula sa hindi nakikita. Yun po yung sinabi ko kanina, from nothing, God created everything. Wala tayong nakikita noon, pero nang nilikha niya yun, nakikita na natin ang lahat ng bagay. Sa Sepenaya, Kapitulo 1, talatang 18, matutupok sa apoy ang mapanibughong puot ni Yahweh ang buong sanlibutan. So sa pamamagitan ng, dahil marami nga ang mga masasama na ayaw sumunod sa Diyos, yung puot ni Yahweh, ipapadama niya sa buong mga tao na hindi naniniwala sa Kanya.
Pang-sampu, God is always good and loving. Mabuti at mapagmahal. Sabi nga, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Mabagal magalit at mabagsik din naman siya, namamarusa siya doon sa mga taong ayaw sumunod sa kanya. Sa awit 100 verse 5, mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang maliw. Siya ang Diyos na mabuti at laging tapat, kailanpaman. Yes, mabuti ang Diyos. Talagang napakabuti niya. Kung hindi ba siya mabuti, kasi ayaw niya na ang sino man ay mapahamak, di ba? Kapag hindi niya sinugo sa mundo ang kanyang buhay, ang kanyang pinakamamahal na anak, napakarami mga tao, maging tayo, ay mapapahamak. Walang saysay ang lahat ng ating ginagawang ito. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, John 3:16, dapat alam niyo yung verse na yon. Sinugo niya ang kanyang pinakamamahal at bugtong na anak dito sa lupa para ipadama niya kung gaano niya kamahal ang mga nilikha. Sa awit 103 verse 8, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Yun, banayad. Hindi siya madaling magalit, pero pag nagalit siya, wow, kahit saan ka magtago, aabutin ka ng puot ng Diyos. Sa awit 105 verse 1, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay ipaalam. Pasalamatan lagi. Always, always praise and worship God. Karapat dapat ang Diyos sa lahat ng ating papuri, pagsamba, pagdadakila at pasasalamat. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya karapat dapat po siya sa lahat ng papuri. Sa awit 117 verse 1, purihin si Yahweh, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. All creations on earth should worship God. Pero mas lalo tayong mga mananampalataya, ang kinakailangan manamba, sambahin, dakilain at luwalhatiin ang ating Diyos. Sa awit 106, verse 1, purihin si Yahweh at magpasalamat sa Diyos sapagkat siya ay mabuti at tapat. Amen. Mabuti, tapat ang ating dakilang Diyos. Konti, 11 na lang. Tama. Verse 10 pala yung God is always good. So, dalawa na lang. Konti na lang. Matatapos na po tayo. Number 11, glorifying God. Glorifying God in the best we can do. How can we glorify God? How can we give Him all the praises, all the adoration? Paano natin ibibigay sa Diyos? Nadakilain siya at luwalhatiin siya. Sa awit 34 verse 8, si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin ang kanyang mga gawa at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Aking laging pupurihin, aking laging aawitan, pasasalamatan, dadakilain ang dakilang Diyos sapagkat siya ay mabuti. Karapat dapat siya. Glorify God in the best we can do. Ito ang ating magagawa para mag-glorify natin ang Diyos sa ating buhay. Sa awit, kapit. Awit 63:4. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Diba? Lagi natin wina-worship ang God na nakataas ang kamay. Pagpapatunay lang na, Lord, I surrender all. Diba? Sa Kanya lang tayo nagwo-worship. Sa Kanya lang tayo nagtataas ng ating mga kamay. Huwag nating ibaba ang ating kamay.
kapag tayo ay nananambahan, kung pwede, itaas natin lahat. Kasi dakila ang Diyos, karapat-dapat tumanggap ng papuri sa ating mga anak niya. Sa awit 63:3, ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. So, puro papuri, pagpapasalamat, pagdadakila, ang ating gagawin sa ating dakilang Diyos. Sa awit kapitulos, lagi ko na ba, wala pala pong kapitulo ang awit. Awit 69:34, ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatan at lahat ng nilikha. In the heaven, in the earth, in ilalim ng dagat, ilalim ng lupa, karapat dapat dakilain, luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Karapat dapat lahat ng papuri, lahat ng nilalang, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng dagat. Karapat dapat siya. Awit 69:30, pupurihin ko ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Lagi kong aawitan, lagi kong pupurihin, lagi kong pasasalamatan, lagi kong dadakilain. Nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, naglalaba ka man, nagluluto, namamalengke, nasa jeep, ano man, bago matulog, bago mapagkagising, lahat, puro papuri, pasasalamat. Karapat dapat ang Diyos sa ating mga papuri at pasasalamat. Amen po ba? Sa awit 86:10, pagkat ikaw lamang Yahweh, ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Yes, ano man ang gawin ng Diyos, tiyak na hahanga ka, magpupuri ka. Tignan mo lang ang mga langit, tignan mo lang. Tignan mo lang ang mga dagat, tignan mo lang lahat. Kumbaga, mapupuri mo ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang nilikha na napakagaganda, na sinisira lang ng tao. Sa Romans 11:36, sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at mula sa kanya ang lahat ng bagay, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Mula sa kanya at sa pamamagitan niya at lahat ng bagay, everything on earth, everything on heaven. Panghuli, meron ako itinagdag. 12, God is not affected in the climate change. Yes, hindi siya apektado. Nasaan ba siya? Ando siya sa third heaven. Alam niyo, tatlo ang heaven. Atmospheric heaven, starry heaven, and the abode of God, the third heaven. So wala pa po yatang nakakarating sa second heaven. Hanggang dito lang ang tao sa first heaven, sa atmospheric. Ang layo nun bago siya maapektuhan ng climate change. And climate change, gawa lang ng tao yan. Sino ba naapektuhan? Di ba ang mga tao din? Pero ang Diyos, never siyang naapektuhan ng climate change. Sabi nga, nandun siya sa heaven. Ang taas, wala pa sigurong nakarating sa third heaven or sa second heaven. Meron akong kakilalang pastor na nagtanong, ilan ang heaven? And then sumagot kami, dalawa, third, tatlo. Hindi niya matanggap. Sabi ko, sa loob-loob ko, pastor, magbasa ka ng Bible, malalaman mo kung ilan ang heaven. First, second, and third heaven. So, ganun. Ang nilikha ng Diyos, napakaganda. Wala siya nilikhang pangit. Nilikha ng Diyos na napakaganda, sinisira ng mga tao. Kaya tayo ang affected sa mga climate changes na yan na nangyayari sa buong mundo. So, bago po ako magtapos, ito lang po. Ang lahat po ng mga talatang aking binasa na mula sa Biblia ay nauukol sa ating Diyos sapagkat siya ay karapat dapat purihin, dakilain, luwalhatiin ng buong sanlibutan, lalo na tayo mga anak niya, sapagkat siya lamang ang marapat luwalhatiin at dakilain sambahin. Amen?
Diyan po ako nagtatapos. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay mananalang. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin. Salamat po, Amado, sa mga katangiang aming binasa. Mga katangian mo na kung tutuusin, kulang pa yan, Panginoon. Kung talagang pag-aaralan namin ang may kinalaman sa iyo, O Diyos. Kulang, sabi nga ni Apostle Juan, kukulangin ang buong mundo doon sa ginawa ni Jesus kung kanyang susulatin. Ganon din po, Ama, kukulangin ang buong mundo sa kadakilaan at kaluwalhatian na amin pong nababasa mula sa Biblia. Napakarami, Ama. Napakarami mong katangian na kung iisa-isahin namin, hindi po kami matatapos. Kaya salamat po, Ama, na binigyan mo po ako ng ganitong kaalaman. Salamat po, Banal na Espiritu, na tinulungan mo po ako na ikaw po ang maluwalhati, maitaas sa aming kalagitnaan tuwing kami po ay nagkakaroon ng pagkakataong manambahan sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Dakila ka, Ama. Kaya kailangan namin ang iyong gabay, ang iyong pagtuturo, ang iyong pagsansala, ang iyong pagsaway sa pamamagitan po ng iyong Santong Espiritu. Without Jesus in our lives, Father God in heaven, we are nothing. Kaya salamat po. Patuloy mo kami pangunahan, samahan, at patuloy na ang puso namin ay patuloy na magpupuri, magluluwalhati sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Ama. Salamat. Dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Kulang ang aming mga salita upang iukos sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagtugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. May karamdaman man o wala, may pangangailangan man o wala, may suliranin man o wala, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Alam namin, Ama, sasamahan mo kami. At katulad ng iyong pangako sa Hebrews 13:5, you will never leave us nor forsake us. Yung po ang aming pinangahawakan. Kaya, Ama, maraming pong salamat. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Ama Banal. Sa'yo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdadakila, pasasalamat. Sa pangalan po, Ama, ng aming tagapagligtas at Panginoong Kristo Jesus, sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, ito po aming sama at panalangin. Amen and amen. Okay.